guys! Welcome back to my channel! Today, ang gagawin ko ay magluluto lang ako ng ulam namin for lunch. So, ito, napakasimpleng lutuin lang nito, guys. At ito ay walang iba. So, bagong-bago lang to, guys, na putahing lulutuin. Char lang yon. So, alam na to ng lahat, guys. Pero ang pinaka-highlights ng lulutuin natin dito ay yung ginisang talbos na kakaiba lang siya, guys. So, hindi siya yung regular or ordinary talbos na pagluluto. So, sa akin kasi, binigyan ko siya ng kakaibang twist or ibang, ibang luto lang. So, syempre, yung isa naman ay alam niya na kung paano lutuin. Pero ipapakita ko pa rin kung paano ko lang siya niluto ng simpleng-simple. Yung pakbet. So, pakbet na walang sahog. Kasi malaman niyo kung bakit hindi ako nagsahog ng karne or anong sahog dito. So, guys, tara sa... So guys, sa parehong kawali lang, magluluto tayo ng pakbet. So kanina nakita nyo, nagluto ako ng talbos. So ngayon, pakbet naman ang iluluto ko. At napakasimple lang ito, guys. Kasi kung bakit simple, kasi ang isasahog ko lang sa kanya ay bagoong. Ayan, nakita. Bagoong lang. Ayan, kasi hinugasan ko siya. Hinugasan ko yung bagoong, guys, kasi parang if ever na maalat siya, so hindi na siya ganun kaalat, di ba? So kitang-kita yung natin. Ayan. Kanina nga pala, guys, sobrang dumi ng yung saluhan namin ng mantika. Yung talsik-talsik pagka ganun, ayan. So dilinis ko muna para hindi masyadong kakaya sa inyo. Ayan, medyo nasusunod yung aking kamali. So unahin ko yung aking kamatis. Medyo dito mo kasi medyo maiting-iting pa yung bibig mo natin. Ayan, habang niluto ko yung akin ng pagkamatis, share ko lang, meron akong option na pang sahog, guys, yung labahita, ito, labahita siya. So, kasi hindi ko siya pwedeng pagsabayin ng dahil parehong maalat siya. So, hindi rin kami nagsahog ng baboy kasi mahal ang baboy, char, hindi, bukas kasi magbababoy kami, so sinigang na baboy. Kaya hindi ako nagsawag kasi para walang pork noon. Ayun, alam mo naman guys na alternate yung namin. Kung nag-isda kami yesterday, so gulay kami ngayon, pork kami tomorrow, or meat kami tomorrow. Ganon, alternate yan, guys. So, sinunod ko na yung aking sibuyas, and then next is yung garlic.
Depende yan sa inyo guys kung paano kayo mag-ano, mag-isa sa mga sangkap niya. So ako yung una ko yung kamatis. Next is onion. Last na yung garlic. Depende sa inyo, pero minsan ako na inuuna ko rin yung garlic. Ganun. Kung ano yung trip ko guys. Trip lang yan. Okay guys, next naman is yung bagoong. Yan. So bagoong. Yan. So guys, kanina no, nagluto ako ng talbos. Yung talbos ko isa may garlic lang siya, and then garlic lang 'yon ang ano ko doon, garlic and soy sauce, then konting tubig. Yun lang guys ang ginawa ko sa aking talbos. Yun ang pinaka yun ang favorite namin kasi ginagawa 'yon. Favorite ko pa lang ginagawa 'yon. At saka try niyo 'yon guys, sobrang sarap. Hindi niyo na kailangan ng maraming sahog-sahog doon. Ayan. Very organic lang siya guys, no? At saka yung talbos na yun, galing yun sa talbusan namin. Siyempre, talbos. Talbusan. Siyempre, hindi mong galing sa kangkungan. So guys, yan, medyo okay-okay na yung ating ating ano ba to? Bagoong. So hindi muna ako nagtitimpla, bagoong lang muna guys ang ilagay ko dyan ha. And then ilagay ko na tong gulay ko. Pak, ganun. Ayan. So, antay lang natin na medyo lumambot yung ating mga gulay. Siyempre, lagyan natin ng konting tubig lang. Hindi ko muna siya titimplahan, guys. Kasi, pwede yan sa magiging lasa ng kung ano yung alat ng ano, nung bagoong. Then, doon natin nalaman kung ano yung dapat natin i-add. Okay? So, lagyan ko lang siya ng water and then papalambutin ko. Yan. Babalik tayo, guys. Ayan guys, ang ganda ng kulay, diba? Medyo kumukulo-kulo na siya. Ayan, so basta antay lang natin siyang medyo lumambot-lambot. Hindi ko pa siya tinitikman, so hindi ko pa siya tinitimplahan. So mamaya, titignan natin guys. Babalik tayo. So guys, eto yung niluto ko kanina, no, na talbos. Na, sa garlic ko lang siya niluto, and then soy sauce, water. Yan lang guys, so wala talaga akong tinimpla dyan na kahit na anong seasoning. Ayan, so kayo, kung ano yung ano nyo lang, tansya lang yan sa soy sauce para makuha nyo yung tamang lasa guys. So, yun lang, very ano, organic lang siya guys na ano ko. Parang ano naman. So guys, bubuksan na natin siya. Tantanan, char. So guys, titigman na natin siya, no? Titigman ko na siya para kung titigman ko kung kailangan ko ba siyang timplahan. Ayan. So, kailangan ko siyang timplahan kasi medyo, ayan, sakto lang yung bagoong, pero kailangan natin magkaroon ng lasa. So, lalagyan ko siya ng, tandaan, gagamit tayo ng isang ginisa mix. Tak, tak, tak. Ayan, so, ito lang. Ito lang ang itimpla ko. So, ayan. Pero kasi ako, gusto ko talaga salt and ano lang, pepper. So, request nila yan. Pero hindi yan sponsor, guys. Wow, char. Magkaroon kaya tayo ng sponsor. Sayrada lang, te. Yan, so, titikman natin uli. Wow. Okay na, guys. So, pwedeng-pwede na tong pang-lunch sa malamig na panahon. So, kakain na tayo guys pagtapos niya maluto, ha? So, ayan na, okay na siya. Medyo, kaya lang medyo matigas-tigas pa ng konti yung kalabasa. And, perfect na yung lasa, guys. Ayan, guys, ha? Pero, hindi ko naubos yung ating ginisa mix. Ayan, kailangan kasi, guys, ang pagtitimpla, hindi inaagad yan. Yo, goes. Yan, guys. Yan, mamaya, kakain na tayo. So, guys, eto na yung ating pakbet. Ayan ay ulam natin ulam namin ngayong lunch, and then ito yung aking special na kinisang talbos. So hindi siya masasabing adobo kasi wala naman siyang suka. So ayan na guys, tara kain na tayo guys. Thank you for watching. Bye.